Hello. Hello, hello. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa panibago nating lesson dito sa Sikolohiyang Pilipino. And for this lecture, pag-uusapan natin dalawa pang konsepto sa Sikolohiyang Pilipino. Ito yung bahala na at pakikisama. Kung maalala ninyo, in the previous lecture, the part 1 of this, pinag-usapan natin doon yung hiya at utang na loob. So this is the second installment of my lecture on this topic. Pag-uusapan natin ngayon, bahala na at pakikisama. Simulan natin yung bahala na. Ano bang ibig sabihin ng bahala na, lalo na kapag ginagamit ito ng isang Pilipino? So bahala na is entrusting the outcome of something outside the self. So meron kang ginawa, ipinapaubaya mo na sa isang tao o sa isang bagay or sa isang entity na labas sa iyo yung outcome nung ginawa mo. And of course, obviously, ano yon in this context? Pag sinabi mong bahala na that something outside or should I say that someone outside is bathala. Ito yung Filipino word for God. Hence the term bahala na. So yung totoong term daw talaga na yan is bathala na. So binibigay mo sa Diyos yung outcome ng isang bagay na pinagtrabahuhan mo. So shortcut for bathala is bahala na. So given this term, I want you to realize something na hindi pala pwede ito sabihin ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. So bahala na is a very supernatural term. It is a very theistic term. Kumbaga, bago mo masabi ito, sincerely, the way it means, kailangan ng assumption mo, merong Diyos. Kaya mo nga sasabihin na bahala na, gagamitin mo yung word na bathala that refers to God. So definitely, hindi mo to pwedeng gamitin kung ikaw ay isang tao na hindi naniniwala sa Diyos. So yung mga atheist, kapag nakarinig kayo ng isang atheist na nagsabi na bahala na, i-correct nyo. Sabihin nyo, akala ko ba hindi ka naniniwala sa bathala? Okay, so bahala na is a very theistic and supernatural term. Now, another issue na pinag-uusapan sa sikolohiyang Pilipino kapag ang topic is bahala na, hindi ba ito pareho lang sa fatalism? Which is a very Western concept. Ibig sabihin kasi ng fatalism, ito yung paniniwala na walang kwenta na may gawin ka pa kasi mangyayari ang dapat na mangyari. Now, isn't that the same when you say bahala na? Diba? If God controls everything, if God is sovereign above all, then wala nang point na gumalaw ka kasi the sovereignty of God will determine everything that will happen. So, hindi ba Western fatalism yan? No? Again, ang Western fatalism, just to reiterate, no? May gawin ka man o wala, mangyayari ang dapat mangyari. 'Di ba sa Tagalog meron tayong ganyang expression, no? Mangyayari ang mangyayari. Wala kang magagawa diyan. 'Di ba? And if you remember the movie Final Destination, I think that movie is a perfect movie to explain how fatalism works. Mag-effort ka man o hindi, kung oras mo na, oras mo na. Kung oras mo nang mamatay, mamamatay ka kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng maiwasan. So that's what you mean by Western fatalism. So again, we go back to the question, kapag sinabi mong bahala na, isn't that equivalent to Western fatalism? Ang sagot, hindi. Magkaiba sila. So Western fatalism kasi, sabi nga dito, may gawin ka man o wala, mangyayari ang mangyayari. But in bahala na, there is no place for you not doing anything. In fact, kapag sinabi mo yung word na bahala na o yung expression na bahala na, it assumes that you have done something. Unlike, again, fatalism. Pag sinabi mo mangyayari ang mangyayari, therefore, tutulog na lang ako, pagising ko, tignan ko anong mangyayari. That's fatalism. But in bahala na, it's different. There is a space and expectation for action. You do your best and you let God take care of the rest. Especially the outcome of what you did.
i-apply natin to sa paghahanap ng trabaho. Oh, nag-apply ka ng trabaho, na-interview ka, tinanong ka ng 10 tanong, and then you went home. And then tinanong ka ng magulang mo, sa tingin mo, matatanggap ka ba sa in-applyan mo? And then you say, bahala na, that's the correct usage. Why? Because you have already done something. Nagpasa ka na ng resume, umuo ka na sa schedule ng interview, pinuntahan mo na yung interview, sinagot mo na yung 10 tanong, at the end of the day, bahala na. Because the ending, the outcome, whether makukuha ka sa trabaho o hindi, it's beyond your control, therefore, bahala na. Pero may ginawa ka pa rin, may effort ka pa rin. Yun yung bahala na. Meron kang space for personal effort unlike fatalism. Ang fatalism, may gawin ka man o wala, it wouldn't stop the outcome. Kaya nga, may biblical passage itong bahala na, na naalala ko eh, no? Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. So, ang assumption dito, before you commit anything to the Lord, meron ka ng ginawa. Commit to the Lord whatever you do. Meron ka ng plinano. Gumalaw ka na lang dito. But the outcome of your plan, after you did something, yun yung ilalagay mo sa bahala na. Okay? So, you already have planned here. And after the plan, you have done certain things to make your plans happen. But whether or not mangyayari yung plano mo, bahala na. In fact, a better way of explaining this can be read from one of the articles I asked you to read in the past, yung article ni Pepwa at ni Marcelino. In one part of the article, piniliwanag doon kung ano ang bahala na according to the words and research by Lagmay. Let me read for you and I quote, Lagmay explained that bahala na is not fatalism but determination and risk-taking. When Filipinos utter the expression bahala na, they are not leaving their fate to God and remaining passive. Pinag-usapan natin kanina yan, there is a space for effort. Rather, they are telling themselves that they are ready to face difficult situations before them and will do their best to achieve their objectives. So may dalawang nangyari doon sa yellow words. May ginawa ka. Effort number one, you have pushed yourself to face the difficult situation. Hindi ka tumakbo. Sinalubong mo yung difficult situation. And then you have done something as indicated in the yellow words and will do their best to achieve their objective. So meron ka pa rin ginawa. Let me continue. The expression is a way of pumping courage into their system so that they do not buckle down. In fact, even before they have said, bahala na, they have probably done their best to prepare for the forthcoming situation. So based on these words coming from Lagmay in expressing bahala na, isa pa nating pwedeng matutunan dito is bahala na can be a source of lakas ng loob at katatagan, which are again very important psychological elements of being a Filipino. Paano lumalakas ang loob ng isang Pilipino? Paano siya nagiging matatag? One way to do that is through the expression of bahala na. Again, going back to that passage by Lagmay, the expression bahala na is a way of what? Pumping courage. So ang isang Pilipino, kapag pinaghihinaan ng loob, gusto niyang lumakas ang loob niya, gusto niyang mas tumatag. What would a typical Filipino do? He or she turns to God. Bahala na. Okay, kaya given this, may mga lessons tayong dapat matutunan dito. Number one, I hope you realize that bahala na, saying bahala na, is a source of Filipino strength. Ang isang typical na Pilipino, ang isang Juan de la Cruz, kumukuha ng lakas from someone supernatural who is Bathala or God in English. Kaya ang isang typical na Pilipino talaga, highly spiritual. Yung atheism in the Philippines, later na lang nag-develop yan eh. But in the original Filipino culture, naniniwala ang mga Pilipino sa supernatural world and they get courage
and strength from these supernatural beings such as God Himself. Number two, I hope you realize that bahala na requires faith. Ito hindi to lumabas sa sinabi ni Lagmay, but I want to further emphasize this here. May pinagkaiba yung bahala na as sincere, ibig sabihin sincere kang sinabi mo yung bahala na, versus bahala na bukang bibig lang. May mga tao kasi na kapag nagsasabi ng bahala na bukang bibig lang, laway lang, walang ibig sabihin. Pero anong ibig sabihin ng bahala na in its real sense? Ano ang tamang perspective pag sasabihin mong bahala na? Well, bago mo sabihin yung bahala na, dapat meron yung lamang faith. So when you say bahala na, and those words come from faith, that is the real meaning of bahala na. Hindi pwede nagsasabi ka ng bahala na wala kang pananampalataya doon sa bathala na inaasahan mo. Okay? Did you get that? So, you need to have faith for you to really accurately use the expression bahala na. Kaya kapag nagsasabi ka ng words na bahala na, pero wala ka namang faith sa Diyos, kasi hindi ka naman talaga naniniwala sa Diyos, bukang bibig mo lang yon. I remembered what Jesus said in connection to this, no? Sabi ni Jesus, doon sa Matthew, I think you remember the context here, yung mga disciples, hindi sila makapag-drive out ng demons. They were trying to exercise the demon out of someone. The demon is not listening to them. Hindi nila mapaalis until Jesus did it for them and it worked. So tinanong ng mga disciples, how come you can do it? Kami hindi namin kaya. Anong sinagot ni Jesus? And Jesus said to them, because of the littleness of your faith. For truly I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible to you. Yun ang sincere na bahala na. Diba? May ginawa ako, I did my best, and I know God saw that. Therefore, makakaasa ako na yung outcome magiging maganda. Bahala na. I have faith that God will give me what I deserve. Yun yung talagang real essence kapag sinasabi mong bahala na. And you know, in history, marami na tayong mga examples of Filipinos na ganyan ang perspective eh. They do their best and let God take care of the rest. One good example, si Pambansang Kamao, Manny Pacquiao. Kitang-kita natin yung kanyang faith outside the ring before he enters a match. What does he do? He enters the ring and then he prays. Although hindi ko nakikita yung iniisip ni Manny Pacquiao, but I'm pretty sure isa sa mga statements na sinasabi niya sa utak niya, whenever he fights someone, bahala na. Bahala na ang Diyos sa akin. Another example, typical Filipino thinking, using bahala na, si Yoremi Isko. Halos sa lahat ng speeches niya, when he talks about what he wants to happen for Manila, what does he say? Bahala na ang Diyos. Tiwala lang sa Diyos, malalagpasin din natin lahat ng ito. Bahala na. And from there, he gets courage. From there, he gets confidence. Pero gagawin pa rin niya yung dapat niyang gawin bilang mayor. Pero yung outcome, kung ano mangyayari after doing all this, bahala na. Okay? So yun ang real essence ng term na bahala na in sikolohiyang Pilipino. Now let's move on to pakikisama. Pakikisama is one of the most valued Filipino trait. Isa ito sa pinakamahalaga o isa sa mga pinakabinibigyang value ng mga Pilipino na kaugalian. Sabi nga ng slide dito, no? Hindi mahalaga ang estado at kung ano ang narating at natapos ng isang tao. Ang importante ay totoo ka at marunong makisama. So this quotation tells us that in the Filipino culture, pakikisama is placed above other traits such as yung pagiging magaling mo o yung pagtatapos mo ng edukasyon, so on and so forth. Above all,
Para magustuhan ka, matanggap ka sa kulturang Pilipino, dapat matuto kang makisama. And you know, based on my experiences and observation, totoo yan eh. In the Filipino society, I have seen two kinds of people. May mga tao akong kilala na talented pero magaling makisama versus super talented pero hindi magaling makisama. Question, sino ang mas malayong nararating? The answer, the first one. Hindi sila ganun kagaling, hindi sila ganun katalented, hindi ganun kataas ang pinag-aralan, yet ang layo ng narating, ang daming achievements. Bakit? Kasi marunong siyang makisama, so people around him or her like him or her. So tinutulungan nila lagi yung taong yon na ma-achieve yung mga bagay na gusto nilang ma-achieve. They like that person dahil marunong siyang makisama. On the other hand, itong talented na hindi marunong makisama, ano ang bansag sa kanya? Ano ang label? Mayabang, most likely. Diba? Yung mga Pilipino, ganyan. Oh, talented ka. Sige, magaling ka. Sige, malaki katawan mo. Sige, athletic ka. Sige, cum laude ka. Pero hindi ka magaling makisama sa amin, magtutulong-tulong kami para hindi ka mag-succeed. That's how important pakikisama is in the Filipino culture. Pero para magawa mo yung pakikisama, merong basic element yan, syempre. Dapat merong grupo. Dapat merong grupo ng mga tao o isang existing na kultura na tinatanggap ng maraming tao. Kung baga, in social psychology terms, dapat merong majority. So, merong majority, merong minority. Yung minority, siya yung makikisama doon sa majority. Okay? So, that's what you need to have para makita mo yung pakikisama. Merong isang minority, merong isang majority. So, paano makisama? Anong dapat gagawin ng minority sa majority para masabi natin na yung minority nakikisama sa majority? The answer is blending. Yan yung keyword dito. The minority or the person must blend with the majority or the group. Kailangan yung minority, yung nag-iisa o yung mas konti, meron silang kagustuhan to be one with the majority. Gets? So kapag meron silang innate desire na gusto nilang makisama, gusto nilang makiblend in sa majority, yun yung expression ng pakikisama. But a common question I receive here is, how is this different from conformity, which is a very Western concept, especially in social psych? Ang conformity kasi, you conform, nakikisama ka, nagbe-blend ka sa majority out of slight pressure. In a way, napipilitan ka lang. Nahihiya ka lang kasi marami sila, ikaw lang yung naka-black, lahat sila naka-red. Lahat sila ang cellphone, iPhone, ikaw lang yung Samsung. So merong slight pressure that makes you want to join them. Kumbaga parang negative reinforcement. Para na lang mawala yung pressure, para na lang mawala yung anxiety mo of being different, what do? Makikisama ka na lang sa kanila. In that case, conformity 'yon. Pero ang pakikisama, sincerity is what draws the line between pakikisama and conformity. Sincere ka, ibig sabihin, hindi ka na-pressure kaya gusto mong sumama sa grupo. Talagang deep inside, for some reason, nais mo talaga na sumama doon sa majority. Gusto mong makisama sa kanila. Sincere, walang pressure. Gets? So kapag nakisama ka, out of pressure, hindi siya pakikisama in the Filipino term, in sikolohiyang Filipino term, nag-conform ka. But deep inside, if you are intrinsically motivated, kung talagang gusto mong makiisa sa isang grupo nang hindi ka pinapressure, then we can say nakikisama ka sa grupong yon. So the question is specifically how? Paano ba pinapakita ng minority o ng tao na nakikisama siya sa isang grupo? The answer is the words in red. Dapat mong pagdaanan ang mga pinagdaraanan nila. That's the perfect expression of pakikisama. So kung halimbawa, meron kang grupong nakita, tapos sasabihin mo sa akin, sir, gusto kong makisama sa kanila.
Paano ko ipapakita na gusto kong makisama sa kanila? What's the first step? Hanapin mo kung ano yung currently na na-experience nila. And then what do? Ma-experience mo rin yung na-experience nila. So kapag pareho na kayo ng nararanasan, pareho na kayo ng pinagdaraanan, nakaranasan, then nakikisama ka na doon sa grupong yon. Take for instance in the family. This is one of the groups na talagang mataas ang expectation na dapat makisama tayo sa mga kapamilya natin. Saan natin makikita yan? Naglilinis ang bahay si nanay. Pagod na pagod. Sino nakaka-relate? I'm sure marami nakaka-relate. Diba, nag-aaral ka, marami kang assignment, nakita mo yung nanay mo, pagod na pagod. Sa kakalinis ng bahay, nahihirapan. Ngayon, kung matino kang anak, dapat makisama ka sa nanay mo. So, anong sasabihin mo? Keep it up, ma? Ganun ba? Ma, kaya mo yan? Hindi. Because those are words of encouragement. But words of encouragement, hindi siya pareho ng pakikisama eh. You have to be there. You have to be one with your mom's experience. So, anong gagawin mo? Ihihinto mo yung ginagawa mo, sasamahan mo siya sa paglilinis ng bahay. Kung napapagod siya, dapat mapapagod ka rin. Kung pinagpapawisan siya, pagpapawisan ka rin. Kung narurumihan siya, marurumihan ka rin. Yan ang expression ng pakikisama. Another example, saan natin ina-apply yung pakikisama? Sa ating mga peer relationships, especially sa mga barkada. Yan nga ang pinagkaiba ng casual friend versus barkada. Bakit mo tinawag na barkada ang isang tao? Kasi mas malalim ang pinagsamahan nyo dahil nakikisama kayo sa isa't isa. Yung buong grupo nakikisama sa isa't isa. And again, what does it mean? Na ang grupo nakikisama sa isa't isa, ang experience ng isa, experience ng lahat. Hindi pwedeng may isang experience, si Pedro at si Judas lang yung nakaka-experience. Kailangan buong disciples na experience din yung na-experience nung dalawa. I think there's this one song na nakakapag-reflect ng maganda sa pakikisama, yung kanta ng Apo Hiking Society entitled Barkada. Panoorin niyo lang yung video sa YouTube if you want to listen to the entire song, but there's a line in their song, ang ganda, talagang perfect expression ng pakikisama. Sabi dito, nandirito kami, ang barkado mong tunay, aawit sa'yo. And I want to highlight this, sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa, kami kasama mo. What does that mean? Ang emotion ng isa, ang pinagdaraanan ng isa, pagdaraanan ng lahat. So, ibig sabihin, kapag meron kang barkada at malungkot ka, ano mangyayari? Dahil nakikisama kayo sa isa't isa, buong barkada mo malungkot din. Kapag maligaya ka, buong barkada mo maligaya rin. Kapag nahihirapan ka, buong barkada mo dadamay sa'yo. Mahihirapan din sila. Kapag nagiginhawaan ka, buong barkada mo nagiginhawaan din. Common experience. Yan ang expression ng pakikisama. So kapag sinabi mong gusto ko talagang pakisamahan yung taong yan, anong ibig sabihin nun? Willing ka na maranasan lahat ng bagay na nararanasan niya. Hindi ka pwedeng selective. So kapag sinasabi mo na sasamahan ko lang siya kapag masaya siya, pag malungkot siya, ayoko kausap yan. Hindi mo siya pinapakisamahan. Namimili ka kasi ng experience na sasamahan mo siya. Pakikisama is 100%. You want to be in one with that person's experience. Actually, itong pakikisama na to, ginagamit din ito for political strategies. Diba? So kapag politiko ka at gusto mong iboto ka ng tao, kailangan makisama ka sa mga tao. Pagdaanan mo rin ang pinagdaraanan nila. Question, sino yung nila dito? O syempre, sa Pilipinas, sino ba lagi ang mataas na porsyento ng mga voters? Ang mga masang Pilipino, ang mga mahihirap. Kaya common strategy ng mga politiko when they run for offices, sino pakikisamahan nila? Yung mga mahihirap. And they do that in variety of ways, 'di ba? Like for instance, magkakaroon ng event, magkakaroon ng boodle fight, yung mga mahihirap pwedeng kumuha, pati na yung mga kandidato, magkakamay sila. Katulad ng pagkakamay ni Juan de la Cruz.
Bakit? Kasi gusto nilang ipakita na nakikisama sila sa mga may hirap. Hindi tayo iba. Naiintindihan ko kayo, kaya pinapakisamahan ko kayo. If you are successful doing that as a politician, you will have a very successful political career. But just a word of warning, kapag naisip mong gawin ito as a strategy, napakahalaga ng sincerity. It's not enough for you to show to people that you do what they do. Kailangan maramdaman din nila na ginagawa mo yon because sincere kang ginagawa yon. Don't you agree? Because people know. People would sense. If you are just doing something for the show, for the votes, and when they do, kapag na-sense nila na hindi ka sincere sa ginagawa mo, meron tayong term dyan sa Pilipino, pakitang tao lang. Or plastic for millennial terms. Plastic ka. Pakitang tao ka lang. Gusto mo lang talaga yung boto namin. And, you know, in history, in Philippine politics, may mga politicians talaga na hindi magaling dyan eh. Nakikisama sila, pero hindi mo ramdam, hindi kita yung sincerity. One good example of this would be the former secretary and former senator, Mar Rojas, yung asawa ni Corina Sanchez. During his heydays in politics, eh talagang ano, hirap na hirap manalo to sa mga positions where people would vote for him. Kaya madalas yung mga pwesto niyan, ina-assign lang siya. Hindi siya ganun kalakas as a politician. But he was trying his best na makisama sa madlang people. Ang problema, he was trying too hard. And people knew that he just wanted their votes. Hindi sincere eh. Diba? Kaya nga si Mar Rojas, maraming naiinis at pinagtatawanan siya during his time kasi marami siyang mga bagay na ginagawa na hindi siya sincere. Like for instance, ito, kung naalala niyo yung point na to sa career niya. Just to show that he cares about traffic. Anong ginawa? Ayun, umuulan, pumunta doon, nag-traffic. Diba? And people laugh at him because they knew hindi to sincere. Hindi to sincere na nagta-traffic-traffic siya dyan. This is only for the show. At nasundan pa ng marami yan. Marami pa siyang ginawa na talagang pinakita niya na nakikisama siya sa madlang people pero walang sincerity. As in, ang dami niyang ginawa. Oh, kaya nga naging laman yan ng memes eh. Diba? Kung ano-anong ginawa para lang ipakita na nakikisama siya sa tao. Nagmotor, pumunta sa paggawaan ng yelo, nag-traffic enforcer, sumakay ng MRT, nagbuhat ng sibuyas. Oh. Nakisama sa mga tricycle at pedicab driver. Oh my goodness. People knew na wala tong sincerity. He is simply trying too hard and people knew it. Pero may mga politicians na magaling. Kasi ito, di ba, talagang feeling mo, walang sincerity. Pero may mga master politicians, talagang kaya nilang iparamdam sa mga tao that they are sincere na nakikisama sila sa kanila. One good example would be Erap. One of the most successful politicians in Philippine history. Grabe yung dynasty niyan. Nagsimula yan sa pagiging ano niya, pagiging mayor niya sa San Juan, di ba? Bakit ang tagal-tagal ang tao talagang gustong-gusto si Erap other than artista siya? Well, magaling kasi siyang ipakita sa tao na nakikisama siya. Diba? Lalong-lalo na yung ginawa niya na to. Diba? During his administration, ang taas ng, ang lakas ng tinaas ng moral ng mga soldiers niya, especially during those times na talagang pinapadurog niya yung mga rebelde sa Mindanao. Anong ginawa niya? Siya mismo pumunta sa Mindanao, tapos nagbihis siya na sundalo para i-excavate, para i-explore yung area kung nasaan yung mga kalaban. Presidente na siya noon, ha? Pumunta siya sa kuta ng mga kalaban kasama yung mga sundalo niya. Oh, kaya maraming mga kasundaluhan talagang hangang-hanga sa kanya when he did that. Former President Digong Duterte also did that many times. Diba? Lalong-lalo na sa Marawi. Talagang pinuntahan niya yun. Tapos nakabihis din siya to improve, to increase the morale of his soldiers.
O pero itong si Bongo ayaw makisama, ayan o, o wala. Parang lang, parang nagfi-field trip lang. Pero si President Digong, ah hindi. Ipapakita ko sa inyo na handa akong danasin ang mga pinagdaraanan nyo. Diba? Isa pang example, in Philippine politics, si FPJ or Fernando Poe Jr., si The King. Kaya gustong-gusto siya ng mga tao eh. Kasi ramdam na ramdam nila na si The King naiintindihan yung mga nararanasan nila. Lalo na yung pagiging mahirap. But the question is, hindi naman mahirap si The King. Hindi naman mahirap si FPJ. Diyan pumasok yung pagiging artista niya. Karamihan kasi ng mga roles ni FPJ na napapanood ng mga tao, si FPJ mahirap. So nagkaroon ngayon ng psychological illusion yung mga tao na ah, itong si FPJ pag naging presidente to, pag naging leader natin ito, maiintindihan niya tayo kasi makikisama siya sa atin. Kaya nung tumakbo ng presidente si FPJ, eh talaga namang pinagpawisan ng malapot si GMA. Kasi paulit-ulit sa mga surveys, eh talaga namang nangunguna lagi si FPJ. Diba? Kaya nung nakita ni GMA yan, the rest is history, although again, wala naman tayong concrete evidence, no? Pero marami nagsasabi, eh medyo nag-hocus-pocus si GMA. Marami siyang mga pinagalaw ng mga tao para manalo sa election against FPJ. Dito na lumabas yung ano, no? Yung mga haka-haka, mga suspecha na si GMA nandaya sa election para lang manalo against FPJ. Diba? Again, ang susi lang talaga sa politika sa Pilipinas, marunong kang makisama sa madlang people. Pero, pag-usapan natin yung presidente natin ngayon, diba? Nakisama kaya siya sa mga Pilipino that 31 million people voted for him. Kasi kung titingnan mo, hindi naman siya umaattend ng debate. So, ibig sabihin, hindi siya, ano, parang hindi siya nakisama doon sa mga kandidato na nagdidebate. So, the question now is, bakit binoto ng majority ng mga Pilipino si BBM? In what way did BBM practice pakikisama? Sabi ng mga political analysts that I've listened to, isa sa mga naging strategy ni PBBM was, during the election campaign, nakisama siya sa mga millennials. Kasi alam niya, majority of the votes will be coming from young people. So in what way siyang nakisama? Hindi siya nakisama via debates. Diba? Ang ginawa niya, blined niya yung sarili niya just like a typical millennial. Eh syempre, alam niyo na ang mga millennials lagi na sa online, mahilig sa mga vlogs, mahilig sa mga vloggers. So yun yung naging packaging niya sa sarili niya. Just like you millennials, cool din ako. Vlogger din ako. Gumagawa rin ako ng mga contents about myself, about my family. Kaya kapag ginawa niyo akong presidente, gets ko ang mga pangangailangan niyo. So yan yung naging political strategy niya. Hindi siya umaattend ng mga debates, rather focus siya sa pagbablog. Yan yung pinakisamahan niya. The majority of young people who are into online things. Pero in fairness, eh nung speech naman niya, ginamit din niya yung konsepto ng pakikisama, di ba? Yung mga very popular lines niya, sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, what does he say? Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, all together, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masining ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, all together, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Yung statement na yan, pangarap nyo ay pangarap ko, statement of pakikisama yan. Kaisa nyo ako sa pangarap nyo. Yung gusto nyong mangyari, yun din ang gusto kong mangyari, magpakisamahan tayo. Basically, that's what he's saying. So in closing, let's talk about the negative side of pakikisama. Meron din kasi itong dark side. Hindi ito puro positive ang application, no? For instance, hindi magandang ina-apply yung pakikisama sa konteksto ng fraternities. Kasi ang dominant thinking sa fraternities, kung ikaw ay brad ng isang tao,
kung mag-brother kayo sa isang fraternity, the thinking is, tama ka man o mali, kasama mo ko. Which we all agree, hindi tamang attitude yan. Samahan mo sa tama, pero pagsabihan mo siya pag mali. Dapat ganun. Pero hindi, sa fraternities, tama man yung kapatid mo o mali, pakisamahan mo yan. Damayan mo yan sa mga pinagdaraanan niya kasi mag-brad kayo sa fraternity. O. Kaya, ang malungkot dyan, kaya mahirap magkaroon ng hustisya kapag yung involved sa krimen is someone who is a member of fraternity. Bakit? Maraming nagtatakip sa kanya eh. Nagtatakipan, nagpapakisamahan yung mga quote-unquote magkakapatid. Oh, kaya ang hirap talaga ma-achieve ng justice when the offender is coming from someone, member of a fraternity. Oh, yung pakikisama, pwede rin gamitin yan to explain why corruption happens. Bakit merong mga government departments talaga ang taas-taas ng case ng corruption? One example is Bureau of Customs. Bakit hindi mahuli-huli kung sino yung mga magnanakaw dyan? Bakit? Kasi nagpapakisamahan sila sa isa't isa. They cover up for each other. Kasi magkakasama sila sa pagnanakaw. Kaya hindi mabuwag-buwag yan. Hindi yan ma-solve-solve. Because people in that department, nagpapakisamahan sila in a bad way. Di ba narinig niyo yung balita? Kahit ngayon security guard, ha? Hanggang security guard kasama sa pakikisama nila na maging corrupt. Na ang isang security guard, merong 1.9 million sa bangko. Oh my goodness! 1.9 million. Kaya nga ang paalala sa atin ng Biblia about pakikisama, no? Huwag kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya ang liwanag at ang kadiliman? Ang sinasabi lang dito ni Apostle Paul, mag-ingat tayo kung sino ang pinapakisamahan natin. Although maganda ang pakikisama in general, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Merong mga konteksto, merong mga sitwasyon, merong mga grupo na hindi mo dapat pinapakisamahan. Kasi masama, makakasama sa'yo. So piliin mo yung mga taong pinapakisamahan mo. Okay, so some questions about pakikisama na sa tingin ko dapat nating masagot in Sikolohiyang Pilipino. Number one, tama ba, ano ang tama o maling sitwasyon na makisama tayo? When is it right to do pakikisama? When is it wrong? Number two, ano ang mga grupo na nakakaakit na pakisamahan? That's a very good question. Meron bang certain characteristic yung grupo na kapag ganun sila, most likely people would like to apply pakikisama with them? Number three, what are the different reasons for pakikisama? What does it take for someone to decide na makisama sa isang grupo? Number four, ano bang ibang mga dahilan bakit ayaw makisama? Ito naman yung reverse ng number three. Bakit may mga grupo, kahit anong gawin nila, hindi sila maka-attract ng mga tao na makikisama sa kanila? Ano yung meron sa grupong yon? That's also interesting to answer. And number five, personality trait ba ang kakayanan na makisama? Kumbaga, meron bang personality profile ang isang tao na kapag ganun yung profile niya, most likely makikisama siya? What are these traits that will make someone more likely to do pakikisama? The answer to these questions, I don't know. We don't know. Bakit? Wala pa tayong formal theory on pakikisama. Kaya ulitin ko lang yung lagi kong call every time I deliver a lecture in Sikolohiyang Pilipino, baka gusto nyong gawing thesis topic. Diba? Develop kayo ng theory on pakikisama para naman more or less in the future, klaro na yung mga sagot dito. Kasi meron na tayong formal theory on pakikisama. Alright? So that ends my lecture on bahala na and pakikisama. Kung meron kayong mga tanong, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sasagutin natin yan if we have enough time. Alright? So thank you sa pakikinig. Have a great day, everyone. Sir Howard here. God bless. Bye-bye.